morning, good morning, Linda. Lolo. Good morning, Lolo. Uy, welcome, Lolo. Namiss po kita. Namimiss ko rin kayo, Lila. Ayan, mga classmates, mag-comment po tayo sa ating FB page at i-welcome natin si Lolo. Salamat po sa inyo. Lolo, kamusta ka? Namiss ko kayo isang buwan. Mahigit yes po, na. Lolo. Hindi tayo nagkita. December pa, hindi na tayo nagkita. Pero Lolo, hindi lang tayo nagkita ng ganito na in person, Lolo. Pero nakikita ka po namin, di ba, sa Zoom, Lolo? Sa Zoom, sa Simba, gano'n. Opo. Pero nitong nakaraang tatlo, apat na linggo, halos wala ako dito, Lila. Opo, Lolo. Kasi, pero, sige. Lolo, natandaan mo po ba na pinagpipray ka po namin? Alam ko, salamat sa mga prayers ninyo, mga yes, bata. Yes, at thank you kay Jesus, kasi Lolo, nininig niya yung prayers natin. Salamat sa inyong prayers. Salamat sa Panginoon sa pagdinig sa inyong mga prayers, sa ating mga prayers. Kaya Panginoon, salamat po sa pagligtas mo sa amin. Yes. Kaya ipagdasal. Sama mo yun sa pagdasal mo ngayon, Lila, di ba? Ikaw magdadasal ngayon. Ay, opo, Lolo. Oo, ayan, sige. Mga classmate, pray po muna tayo. Sige. Lord Jesus, thank you sa umagang ito for another Sunday, Panginoon. At kami po, Lord, ay masayang-masaya kasi kasama na namin si Lolo Al. Lord, thank you po sa pagpapagaling mo po sa kanya. At yung pong di mga bata na merong sakit, thank you, Lord. At alam po namin, Lord, napapagalingin mo po kaming mga bata at ilalayo mo kami, Lord, sa kapahamakan ng pandemic na ito. Lord, i-bless mo po ang aming kwentuhan ni Lolo at ng mga classmate ko at patuloy na meron kaming mabaon na maganda, Panginoon, sa Sunday na ito at patuloy na gagawin po namin sa aming mga buhay. Lord, thank you. In Jesus' name we pray. Amen! Amen. Thank Ayan, you, Lila. Lolo. Thank you for your prayers, opo, mga bata. Thank you, Lord, for healing us. Lolo. And may I thank Lila? Gusto ko lang pasalamatan yung nag-sermon yes. sa simbahan nung wala opo, ako. Opo, Lolo. Sino nga po sila, Lolo? Nung January 9, ang nag-sermon ay si Chairman Keith Quebral. Salamat, Chairman Keith. Pagkatapos nung 16, ang aking son-in-law na si Reverend Michael Baldonado, ang husband ng aking kaisa-isang dalaga kaysa isang anak na babae, si yes. Yasmin. Opo. Yun ang nagsermon. Dito siya sa UTS nagtapos. At ang pangatlong nagsermon, yung para talaga gumaling daw ako ng gusto, yung aking asawa na si wow. Lola mo. Yes, si Lola si Linda Lola mo. Lola Doc. Kaya salamat sa inyong lahat, Chairman Keith, Michael, kay Pastor Michael at kay Lola Doc. Ayan, yes, thank you sa inyo kasi. Again, sa inyong prayers. Opo. Nadidinig ko lang kayo, Lila, habang nakahiga ako. Sa Sunday school kayo, di ba? Nung yes, wala Lolo. Tayo. Naka-zoom kami, Lolo. Naka-zoom kayo. Kaya thank you rin, Lolo, kay Teacher Nimpa. Oh, yes, kay Opo. Teacher Nimpa. Kay... sa pag-takeover. Yes, yes. Thank kay... you. Kay Tita Leslie. Ayan. Leslie, yes. At yes. So, syempre sa mga parents yes, at mga classmate ko na classmates mo, Lila. Oh. Na kasama natin dun sa yes, Zoom. Yes. Ayan, Lolo. Yes. Marami pong salamat sa inyo lahat. Uli. Ayan. Lolo? Gusto ko lang sabihin sa inyo, mag-ingat talaga tayo sa COVID, ha? Opo. Kasi ako na, COVID ako, hindi ko alam na hawa din ako ni Lola Linda mo. Actually, about 2 days, 3 days later, nahawa ako. Pareho kami ng symptoms. Hindi na ako nagpa-swab. Alam ko na ang sakit ko, kaya yun. Opo. Pero mas natagalan ako, Lila. Mas naunang gumaling si Lola mo. Ako pero, na. Lolo, ang mahalaga ngayon ay magaling na. Ka na, Lolo, at opo, magaling ka opo. Na po. Salamat, Panginoon. Ayan. Sige, Lila. Anong balita? May balita ka ba, Lila, na mayroon tayong papanoorin galing kay DMJ? Yun nga po yung itatanong ko, Lolo, kung ano po yung niready mo sa amin na pag-uusapan natin, Lolo. Ah, kasi, yes. Ang tanong ko lang, Lolo, marunong ka po bang mangisda? Yes. Oy, actually, marunong-runong ng kaunti, pero talagang, ang aking talagang alam, yung mag-farm. Kasi farmer po ay, ang tatay oo ko. Oo nga po, Lolo, di ba naalala ko na meron kang farm? Meron kaming farm na maliit, meron din kaming, mayroon kaming palayan, meron ding maisan. Opo. Kaya yon.
Kasi Lolo, kaya ako po na itanong kasi kung marunong ka pong mangisda. Oh. Kasi ako, Lolo, hindi. Oh. Marunong lang po akong kumain ng isda. Oh. Pareho naman tayo. Pareho tayong kumain. Pero marunong-runong ako na sana. Pero mayroon yatang awit si DM Jeff na hinanda para sa atin, Lila, di ba? Wow! Oh. Sige, Lolo, na-miss mo bang mag-exercise? Oo, oh, na-miss ko yung exercise. Yun. Kaya ngayon, na-exercise okay, ako. Okay, mga classmate. Oh, sige. Ready na tayo. Okay. Exercise tayo, mga bata, ha? Mga kabataan. Kasi para yan sa kalusugan natin. Jesus loves the little children, all the children of the world. Red, brown, yellow, black, and white, they are precious in His sight. Jesus loves the little children of the world. Jesus died for all the children, all the children of the world. Red, brown, yellow, black, and white, they are precious in His sight. Jesus died for all the children of the world. Jesus rose for all the children, all the children of the world. Red, brown, yellow, black, and white, they are precious in His sight. Jesus rose for all the children of the world. Jesus loves the little children, all the children of the world. Red, brown, yellow, black, and white, they are precious in His sight. Jesus loves the little children of the world. Galing, talaga, Lolo, nagpapalakas ka na po, ah. Nagpapalakas, oh, maganda exercise ko, di ba, Lila? Yes, kita Lolo. Mo, talaga naman. Yan. Yan, kailangan ko talaga, kailangan natin lahat mga bata mag-exercise. Opo. Kumain ng masustansyang pagkain, gulay, yes. Inom ng maraming tubig. At, yan, kailangan Lolo, yan, Lila. Lolo, yung favorite mo yung matulog ng mahabang oras. Oras, yun. Sabi ko, para sa, 7 to 8 hours, Lila. Ako talaga hindi na nagpapababa sa 5 oras. Dati, Lila, 4 hours, okay na sa akin. Ngayon, hindi ko na pinabababa ng 5. Yan ang minimum. Pero hanggang 8. 8 talaga, 7 to 8 yan. Hours. Yan. Wow, okay, Lolo. Okay, now. So, Lolo, mabalik tayo doon sa sabi mo po na meron kang ipapanood sa amin. Yes. Gusto kong mapanood ninyo yung kwento ng ating Panginoong Jesus. Nung pagkita... Siya ay nangisda, Lolo? Nangisda. Well, sinabi niya kay Pedro na mangisda. Kaya panoorin natin. Kasi interesting ito, mga bata. Kasi tuturuan tayo. Sige, mga classmate. Sige, mga bata. Mag-ready na tayo. Panoorin natin ito ng mabuti. Napakagandang istorya. Daddy, samahan niyo po kami. Yes, mga... tatay, nanay, mga lola at lola. Sige, auntie, uncle. Sige. Stories of the Bible. Jesus calls Peter. This is Jesus. Heyo! Who is the Son of God and the Savior of the world. Jesus grew up in Nazareth. Hey, Jesus! And was baptized by John in the Jordan River. Jesus began teaching about God's love and healing people of their sickness. One day, John saw Jesus walking by and told the people around him that Jesus was the Lamb of God. One of the people standing with him was Andrew, whose brother was Simon, who would later be known as Peter. Andrew went to find his brother and said, "We have found the Christ!" Whoa! Really? Come on! Simon went with Andrew and met Jesus. Uh-huh. I'm Simon. Jesus looked at Simon and said, "Your name is Simon, son of John." Yes, it is. "But you will be called Peter." Okay. On another day, Jesus was walking along the shore of the Sea of Galilee, and lots of people crowded around him to hear what he had to say. Hello. Well, oh, okay. Jesus noticed 2 empty boats, for Andrew and Peter had left them and were washing their nets.
Jesus stepped into one of the boats Peter. And asked Peter to take him out into the sea. Aye, aye. So he sat in the boat and taught the crowds from there. When he had finished speaking, he said to Peter, "Now go out where it is deeper and let down your nets to catch some fish." But Peter said, "We worked hard all last night and didn't catch a thing. But if you say so, I'll let the nets down again." And this time, their nets were so full of fish, they began to tear. Whoa! They called to some other fishermen for help. Hey, help! And soon both boats were filled with fish. When Peter realized what happened, he fell to his knees before Jesus and said, "Oh Lord, please leave me. I'm such a sinful man." Jesus replied to Peter, "Don't be afraid. Come, follow me, and I will show you how to fish for people." Really? Really. And as soon as they landed, they left their nets and followed Jesus. So Simon Peter became one of Jesus' 12 disciples and followed his friend Jesus throughout his time on earth. Oh, ayun pala yun, Lolo. Dali lang. Ganda yung storya, di ba? Opo, Lolo. Ganun po pala. Tinawag ni Jesus yung magkapatid. Alright, yes. Para mangisda ng tao. Yes, Lolo. Yes, that's right. Fishing for men. Fishing for men. Ayan. Alam nyo, may Fishers libro. May libro si Brother Mel Morales na tungkol sa Fishing for Men. Di ba, Lolo? Mm. Ano mo po yun na kasama mo, Lolo, sa pagpipish? Correct. Kaibigan ko yun. At marunong magfish si Mel, doon Brother. Doon po sa Batangas, di ba yun, Lolo? Yes. Opo, sana nakasama ko kayo doon sa Batangas. Alam mo, nagpipish kami ni Mel sa araw. Nagmimiss kami. Lapu-lapu. Nakakuha namin pula at yung itim na lapu-lapu. Wow, Lolo, sarap. Lapu-lapu. Di ba, Lolo, mahal yan? Ah, sarap no, mahal yun. Pero medyo maliliit lang nakuha na yun. Ganito, tatlong, ganun, apat, opo. Yan. Medyo wow. Hindi malaki. Pero, masarap nang kainin. Opo. Masarap nang so, Lolo, ano po yung book niya? Tungkol sa ano? Ay, naku, dapat maano ko yung title ng book ni Brother Mel. Nakalimutan ko, Lila. Basta, pakita ko sa'yo minsan. Opo, Lila. Lolo, mamaya. Oo. Lolo, mamaya na lang sa sermon mo. Ay. Oo, minsan. Opo, pag nag-sermon ako, sa babanggiting ko yun. Oo. Yes, Lolo. Oo, kasi magandang libro talaga yun. Para matuto tayo kung paano tayo mangisda ng tao. No. Paano natin sila dalhin kay Jesus. Kay Jesus. Pero Lolo, ang ganda ng kwento kasi po, pagtapos po nila na makinig kay Jesus, Lolo, ay nagsabi sila na susunod po sila kay Jesus. Right. Pero alam mo, yung ang una nilang ginawang pagsunod kay Jesus, unang-una, yung boat nila, ginawang platform ni Jesus. Yes, o din, Lolo. Nag-sermon si Jesus doon. Opo. Madinig siya ng mga tao dahil nasa mataas na lugar siya. Nasa dagat. Pangalawa, yung nagpunta sila sa malalim at nagbaba sila ng net nila. Kahit isang gabi silang nangisda na wala yes, silang Lolo, nakuha. Yes, wala daw po silang nakuha. Pero dahil sinabi daw ni pero, Jesus. Pero, dahil sinabi ni Jesus. Yun, sinunod yun. Opo. Yun. At doon, hindi nila kayang buhatin. Yes, Lolo, napunit na po yung mga nets. Tapos yung bangka, ano na, muntik na lumubog. Correct. Wow, hindi ko yun, Lolo, ma-picture kung gaano kadami, Lolo, na isda. Hindi ko rin yan hindi nangyari sa amin yan ni Brother Mel. Opo. Hindi ganun kadami yung nakuha namin. Oo, pero Lolo, ang galing, no? Talagang powerful talaga powerful si Jesus. Ang Panginoon. Biro niyo, Lolo, sabi niya lang, sige, ibaba niyo yung mga nets niyo. Oo, that's right. Oo. Tapos, Lolo, ganun na agad. Oo, talagang, yan ang kapangyarihan ng Panginoon. Yan ang Panginoon na tagapaglikha ng mundo. Sa Kanya, dahil sa Kanya, nalikha yung mga sanglilikha ngayon. Okay. Kaya, ayan! Napakaganda. Kahit yung background ng Lila, gawa lahat ng Panginoon. Ang ganda ng opo. Background natin, no? Yes, yung Lolo. Mga kahoy na
Inaano sa hangin, may mga bundok, gano'n. Like that. Okay. So, yeah. Lolo, thank you po kasi sinare niyo sa amin tong kwento na ito. Pagamat siguro, Lolo, hindi naman yung mga tao talaga po, hindi naman na-meet si Jesus sa tabing dagat. O, iba-iba din, Lolo, talaga yung pagkatawag sa atin. Ano po, Lolo? Oh, that's right. Oo. Kung saan ka nagtatrabaho, saan kang profession, yung ka tinatawag, may nagsasabi, every profession is a Christian calling. Opo. So, kung ano man ikaw, teacher ka man, diaconal minister ka man, pastor o abogado ka man, kung ikaw ay tinawag ng Panginoon, yung calling mo as a Christian. Kaya yun, Lila. Mga bata, ganun din. Lahat tayo tinawag ng Panginoon para magtrabaho. Yes. Ano man ang ating profession. Teacher man ka man, o abogado ka man, o manggagawa ka man sa ano, o farmer ka man. Yun. Tinawag so, Lolo, ka ng Panginoon. Oh. Talagang sa amin, kunwari po sa amin pong mga kids, yung mga classmates ko. Okay. Lolo, ngayon, baka hindi pa clear kung saan kami tatawagin, pero for sure, no, Lolo, tatawagin din kami ni Jesus. For sure, but tatawagin. For now, Lolo, sa Sunday school na umaatin kami, nag-worship, yun nga po, nagsa-Sunday school, nagko-choir, Lolo. Choir, correct. Ayan, so, kaya, siguro, Lila, Lolo, nire-ready na kami din ni Jesus, no, Lolo? Yun, lahat ng ginagawa mo ngayon, Lila, mga kabataan, preparasyon na yan para sa gawain sa Panginoon. Kaya gamitin natin yung mga panahon natin. Huwag tayong maglakwat sa, huwag tayong pa kung ano-anong ginagawa na hindi walang kabuluhan. Magpayaman tayo sa ating kaisipan, mag-aral, upang maging mahusay tayong mga manggagawa. Kahit ano man yun. Yun, Lila, mga kabataan. Yan. Dapat natin gawin. Lolo, isa pa dun sa pakikinig ko dun sa kwento, Lolo, na yung mga tinawag ni Jesus, like yung mga mangisda, Lolo. Yes. Kung isipin, Lolo, wala man sa kanilang special, like nakapag-aral or mayaman, pero Lolo, tinawag sila ni Jesus kasi alam ni Jesus na sila ay wholeheartedly nasusunod sa kanya. Tama yun, oo. Ang sabi nga nila, Lila, hindi daw sa capacity Pedro, mo, hindi sa capacity mo ikaw tinawag Panginoon, kundi ginawa kang capable ng Panginoon pag tinawag ka na. Yeah. He capacitates people na tinawag niya. Opo. Hindi lahat ng tinawag daw may capacity, but he capacitates or gives capacity to people na tinawag niya, Lila. Yes. Kung ikaw ay tinawag na pagka-pastor, at sa tingin mo, di ba, hindi, sabihin mo, hindi ako marunong magsalita. Ayun, di ba, anong ginawa niya kay Jeremiah, anong ginawa niya kay Samuel, di ba? Yes, Lolo. Inequip kay Moses, Lolo. Kay Moses, binigyan ng katulong si Aaron. In other words, kung ikaw ay tinawag ng Panginoon, ano man yan, bibigyan kanya, tutulungan kanya. Yes. Yun. Ayun. So, Lolo, sabi pa nga ni Pedro na, Jesus, lumayo ka po sa akin kasi makasalanan ako. Oo nga. Diba, Lolo? Oo. Siya nga po, yung nagpapatawad. Oo nga, tama yun. Kaya yung kasalanan na yun, Lolo, for sure ay forgiven na yun. At talagang, diba, Lolo, ginamit talaga siya ni Jesus sa pag-preach. Oo nga. Alam mo, si DM Jeff, ang laking tulong ni DM Jeff, nag-signal siya sa akin, ang title pala nung kay Brother Mel, The Dynamic of Christian Leadership. Yeah. Magandang libro. Ang dami kong natutunan sa librong yun. Alam nyo, kung babasahin lang natin yung lahat, marami siyang mga may management techniques yang kasi ang dami alam ni Brother Mel eh. Kaya ang galing, ang ganda ng libro niya, Lila. Mga bata, kung kayo'y lalaki na, kung sige, Lolo, pagka Dynamics of Christian Leadership. Ng konti, Lolo, babasahin na din po namin. Basahin ninyo, mga bata. Napakaganda. Pero para sa ngayon, Lolo, ituro mo po sa amin ang memory verse. Yes. DM Jeff,
paano na ngayong memory verse natin para Luke, the book of Luke, the Gospel of Luke, chapter 5, verses 10b to 11. Okay. Luke chapter 5 verse 10 verse b, 10b to 11. Okay. Now, quote, do not be afraid. From now on, you will be catching people. When they had brought that boat to shore, they left everything and followed him. Ang galing. Lolo, iniwan nila yung isang katutak ng mga isda at sumunod sila sa ating Panginoon. Grabe, iniwanan ng lahat. Ganyan daw pag tinawag ka ng Panginoon, pwede mong iwanan ng lahat. Pwede mong iwanan mo yung pamilya mo. Pero hindi ibig sabihin na kalimutan mo na sila. Pero para sa Panginoon talaga, yun. At Lolo talagang nag-trust sila na pag sumunod sila kay Jesus, talagang, hindi sila kumbaga Lolo, may mangyayari po sa kanilang buhay. So, let's have that memory verse again. The book of Luke, the Gospel of Luke, chapter 5, verse 10 to B to 11. Do not be afraid. From now on, you will be catching people. When they had brought their boats to shore, they left everything and followed him. Ganyan, Lila, mga bata. Yes. Memorize natin. Tandaan yung sinabi ko sa inyo. Try to memorize something every day. Try to put something to memory every day. Medyo yes, hindi ko Lolo. Nasusunod yun, Lila, pero talagang pero, Lolo, dapat sundin natin. Mga bata pa kayo lalo na. Hindi, Lolo, madami ka pong alam kasi madami ka pong kwento. Sa bagay, okay. Mayroon din akong medyo ibang maraming nalaman. Pero opo, Lolo. Yung memory verses, importante yan sa ating buhay. Natandaan mo nila yung kwento ko tungkol sa isang tao na papatay na sana? Opo, Lolo, tapos nag-recite siya ng memory verse. Ng memory verse, At sabi nung taong papatay na sana, mabait palang tao ito. Alam na alam yung Biblia. Alam yung hindi Biblia. Ito masamang tao. Yes, Lolo. Alam. Tapos iniwan na siya. Tapos, correct. Ayun na. Ayun. Ngayon, active na member ng simbahan. Wow. May kapatid yun ang pastor. Kaya, the true story yan, Lila. Kaya, yes, mga Lolo. Bata, huwag natin kalimutan yan. Opo. Mag-memorize. Diba, Lolo, nung may naalala din po ako na shinare nyo na kwento sa amin na si Peter, Lolo, yung si Peter po ba yung Lolo yung nakulong siya? Tapos kumanta sila Lolo ng hymns? Yan, si Paul. Si Paul pala yun, si Lolo. Sorry, yun, si Paul pala si yun. Pablo. Si Paul and Silas yata yun na nasa prison. Kumanta sila. Opo. At talagos naglindol, di ba? Parang, yes, Lolo. Oh, tapos yung mga guard. na masusungit wala, Lolo. Pinadaan nila yun si Pablo. At saka akala nila ang mga prisoners na wala na lahat. Opo. Pero yung pala nandun pa sila. Yes. Sabi nga nung guard, what shall we do to be saved? Anong gagawin natin? Yes, Lolo, tinanong niya yun. Akala nila wala na. Masisisanti na sila. Yes, Lolo, wala kasi na mga, guard wala sila. Guard dapat sila. Kinikip nila yung correct, mga prisoners correct. Sila. Pero dahil dun, Lolo, naniwala sila na may Panginoon. Correct. At ayan, Lolo, siguro, ay hindi po talagang sure na naniwala sila na si Jesus yung talagang mini-wait nila na Savior nila correct. Na tama. Powerful. Tama kasi yun. Isang gabi nga sila na walang makuhang isda, pero isang salita lang ni Jesus, Lolo, correct. Wow. Ganyan ang ating Panginoon. Mapagmahal, mapagbigay ng biyaya. Kaya hindi tayo niya kalimutan. Yes, Lolo. Okay. Opo. So, meron. Ayan, mga kids. So, madami tayong natutunan kay Lolo. At thank you very much, Lolo, na nakasama ka namin. At mga classmate, gawin lang natin yung ating mga artwork at yung ating pag-memorize at isend niyo po sa ating FB page. Thank you sa mga faithful na yes. mga classmate ko na nag-memorize ng kanilang ng ating memory verse. At talaga nag-video pa. Thank you, Mommy, Daddy, sa pag-video sa amin at pag-post. Thank right. you din, Lolo. Thank you, Lila. Thank at gusto ko lang pasalamatan sila
Dr. Neira na sumusunod sa atin. Yes, Dr. Neira. Malamang si Attorney Jack Boy, ang kanyang anak. Attorney. Opo, Lolo, di ba nung minsan may sama sila nanood, di ba, Lolo? Week. Last week tila, o. Yan, thank you po sila. Sa inyo. Salamat sa inyong God pagsama. Bless. At sana'y pagpalaan kayo ng Panginoong Diyos at ingatan kayo yes, sa linggo Lolo. Ito. At ikaw naman po, Lolo, ang magpipray sa salamat. Amin ngayon. Salamat. Sige. Panalangin natin ang lahat ng mga bata, lahat ng mga magulang, mga auntie, aunt, or uncles, at lalo na yung mga frontliners. Yes, Lolo, mga doctors, sige. Nurses, okay. Health workers. Manalangin tayo. Well, let's pray, mga classmates. Let's pray. Panginoon, salamat po sa gawaing pagligtas mo sa aming lahat, pagpagaling mo sa mga nagkasakit ng COVID at iba pang mga sakit. Panginoon, sana pagpatuloy mo ang pag-ingat sa amin, pagpapagaling sa amin, at paggabay sa aming mga ginagawa upang hindi kami mapahamak. Panginoon, aming idinadalangin ngayon ang mga pamilya na mayroon pang mga may sakit, mayroong iba, Panginoon, na lalo na ang aming kapatid na Warto, Brother Bing, Brother James, and sila ni Brother Ur, sila Sister Risa, sila Sister Leona, marami pang mga kabataan at mga magulang na nagkakasakit or humihina ang mga katawan. Pagalingin mo sila, Panginoon. At ngayon, dinadalangin namin ang lahat ng kabataan, lahat ng mga kaklase ni Lila, lahat ng kaibigan ni Lila na ngayon din ay nagsisikap na matuto, Panginoon, sa distance learning. Sana bigyan mo sila ng tiyaga, sipag upang magiging equipped sila pag tinawag mo na sila, paglaki nila. At kahit sa ngayon na, tinatawag mo na sila na magiging mabubuting mga estudyante. Kaya Panginoon, pagpanalangin namin mga frontliners, lahat ng mga doktor, nurses, at saka mga orderlies at lahat ng nagtatrabaho upang gumaling ang mga tao. Salamat Panginoon sa mga pagbabago ngayon na sa NCR ay ginawa ng alert level 2 na sana Panginoon magiging maingat pa rin kami, mag-duwas at mag-distance at lahat ng protocol sundin namin. At sana magpabakuna ang lahat, Panginoon. Magpa-booster doses ang lahat. At ang mga batang mga 5 to 11 ay magpabakuna rin. Panginoon, salamat sa mga nagbi-birthday. Kung sino man po silang nagbi-birthday ngayon, pagpalain mo silang lahat. Lahat ng mga nag-anibersaryo, Panginoon, pagpalain mo sila, bigyan mo sila ng maayos na mga pamumuhay. Panginoon, pagpalain mo si Lila, kanyang nanay, mga kaibigan ni Lila, lahat ng ministerial team ng UCCP, Cosmopolitan Church, ingatan mo sila, Panginoon. At samahan mo kami sa buwang ito, sa buwang Pebrero na Membership Month, at gawin na rin naming Stewardship Month kasi kailangan dumami pa ang magbigay sa simbahan para sa aming mga pangangailangan. Idinadalangin din namin ang aming march na kung saan aming gugunitain ang 89th anniversary ng UCCP Cosmopolitan Church. Pagpalain mo mga plano namin, ang meeting ng anniversary committee, hopefully ngayong Sabado, at nawa Panginoon maging matagumpay at maisaayos namin itong lahat na ito. Ito po ang aming samo at dalangin. Na inaasahan namin matanggap namin ang kasagutan sa pangalan ng aming Jesus Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Lolo, thank you very much. Wow, Lolo, malapit na pala mag-birthday yung church natin. Malapit na sa opo, March. Lolo. Last Sunday of March. Yes, na, po, Lolo. Kaya ayan, binabati ko po yung mga classmates ko. Hello, King, Queen, Princess, yes. And Amri. Yes, lahat. Thank you, Lolo. Lahat. Salamat, Lila. God bless, Lolo. Ingat ka okay, po. Okay, see you next week. Okay, bye-bye. God bless all of you. Jesus,